Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay atin pong pag-uusapan ang patungkol po sa isa pong bersikulo sa Biblia, sa John chapter 10 verse 13, na kung saan sinasabi po dito, ako at ang Ama ay iisa. Dahil po sa verse na ito ay nagkaroon po ng kaisipan ng atin pong mga kababayan na kung saan ito po ang isa sa naging batayan ng ating mga kababayan upang si Propeta Jesus ay tawaging Diyos, sapagkat sabi nila, ika nila, ang Ama ay Diyos at si Propeta Jesus ay kaisa ng Diyos, ang Ama at siya ay iisa, kaya siya na rin ang Diyos. Siya na rin ay Diyos. Ngayon, ano ba ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sa mga Muslim po ay malinaw na alam po namin ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sinabi ng Allah yung kanyang katangian. Sinabi ng Allah ang kanyang katangian upang kami mga Muslim ay hindi maligaw sa pagsamba. Sinabi ng Allah, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Ang Allah ay isa, walang pangangailangan, hindi nagkaanak at hindi ipinanganak, at walang anuman sa kanya ay maihahalin tulad. Ito po ang katangian ng Diyos na kung saan ay karapat dapat kong sambahin. At bukod po doon ay nagpakilala po ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang dapat sambahin at maliban sa kanya wala nang iba. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 20 verse 14, katotohanan ako ang Allah, wala nang ibang Diyos maliban sa akin, at mag-alay kayo ng pagsamba bilang pag-alaala sa akin. Sinabi ng Allah na wala nang ibang Diyos maliban sa kanya. La ilaha illallah. Ngayon po, bigyan po natin ng kalinawan ang patungkol po sa isyong ito na ako at ang Ama ay iisa. Mababasa po natin sa Biblia, John chapter 10 verse 38, ito po ang sinasabi. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Ngayon po, ihayaan nyo po na ilagay ko po kayo sa isang katanungan o isang kaisipan. Kung si Propeta Jesus at ang Ama ay iisa, hindi sila pwedeng maghiwalay ng katayuan sapagkat sila po ay iisa. Ang nalalaman ng Ama ay nalalaman ng anak, at ang nalalaman ng anak ay nalalaman ng Ama. Wala pong lihim sa pagitan nilang dalawa kat sila ay iisa. Pero kung tatanungin po natin ang ating pong mga kababayan, biblical speaking po, kailan ang araw ng paghuhukom? Sasagutin po nila tayo, walang nakakaalam, kahit ang anak man na tumutukoy kay Propeta Jesus, kahit ng anak man o ang mga anghel sa kalangitan, maliban sa Ama. So, paanong magiging Diyos si Propeta Jesus? Gayong meron siyang limitasyon. Gayong hindi niya nalalaman. Paanong sila'y magiging isa? Gayong ang nalalaman ng Ama ay hindi nalalaman ni Propeta Jesus. At wala pong higit na mas dakila sa kanila. Sila po'y pantay ng antas at walang mas mataas sa kanila. Sapagkat kung ang isa ay mas mataas sa isa, o ang isa ay mas mababa sa isa ng kalagayan, hindi po maituturing na sila po ay iisa, kundi sila po'y magkahiwalay, sapagkat merong isang mas nakakaangat at merong mas nakakababa. Ngayon po, ito po ay basahin natin sa John chapter 14 verse 28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paparito. Paparito ako sa inyo kung ako'y iniibig. Kayo'y mga galak dahil sa ako'y papa sa Ama, sapagkat ang Ama ang lalong dakila kaysa sa akin. Napakalinaw po na ang Ama ay mas dakila kay Propeta Jesus, at si Propeta Jesus ay under lamang. Kung sila po ay Diyos, kung si Propeta Jesus po ay Diyos, at sila po ay isa, hindi po pwede na ang isa ay mas nakakaangat sa isa. Ngayon, si Propeta Jesus ba ay Diyos dahil sa siya at ang Ama ay iisa? Basahin po natin sa John chapter 17 verse 11 and verse 21, ito po ang sinasabi. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. Sa makatuwid, si Propeta Jesus po ay sugo lamang. Upang sila ay maging isa naman na gaya natin. Sa makatuwid po na maging ang mga disipulo ni Propeta Jesus ay maaaring maging kanilang kaisa, maaaring maging kaisa ng Diyos. Ngunit hindi po natin maituturing na sila ay Diyos, bagamat sila po ay maaaring maging kaisa ng Diyos.
Ano po ba ang sinasabi dito na kaisa? Ito po ay tumutukoy sa aral. Inutos ng Diyos na sabihin na meron lamang nag-iisang Diyos, at kung ano yung inutos ng Diyos, yun ang ginagawa nila na ipinapahayag nila na merong nag-iisang Diyos, kaya naman sila at ang Diyos ay iisa, hindi sa pagiging Diyos, kundi sa aral na dapat iparating sa tao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.